Good morning mga kapwa ko kakambing, goat racers, mga farmers. Ayan, lumalamig na naman kasi yung panahon at kailangan na naman ng ating maintenance sa mga kambing kung saan nagbibigay ako ng vitamins and supplements. Nagpaligo na ako nung nakaraang araw, nag-deworm na rin ako nung isang araw. At ngayon naman ay magbibigay ako ng kanilang mga vitamin supplements, mga ADE, calcium, mga DCM, at B-complex, pati mga iron. Okay, papain na natin sila nito. Gagamitan natin sila ng classical conditioning, di ba? So, sanay sila na pag nakita nila to, kakain na sila. At siguradong kakabutin nila ako. Okay, yan. Ngayon, bubuksan na natin. Oh. Oh, tara, tara. Tara, tara dito. Yan, di ba? Hinahabol nila ako. At ayun, una-una na sila. Dun sa kabila. Di ba? Kita nyo naman. Oh, nga dyan. Wow, mali. Ayun. Papasok na sila lahat. Wala lang naiwan sa labas. Pwede na natin. Tara. So, yan tinatawag na classical condition. Di ba? Kasi nakita nila na pag nakikita nila to, o naririnig nila yung tunog ng aking timba, na ang mahiwagang pakainan ng ating mga kambing, pupunta na silang lahat dito. Okay? So, kumakain sila. Yan, nauna yung reward, di ba? Reward muna natin sila ng feeds. Ngayon ay, dahil nakapasok na silang lahat, meron na tayong pagkakataon para isarado to. Yan. Tapos dito naman sa kabila. Galing kasi nilang magsira, eh, no? Kaya, mabilis nila masira yung mga naspatan dito na wedding. Kailangan natin pibayan. Okay, so dahil nahuli na natin silang lahat, mas madali na nating maturukan sila. Okay, sa videong ito mga kakambing, syempre, dahil nga magbibigay tayo ng vitamins, magpo-focus lang tayo sa isang klase na ituturok ko. Hindi siya vitamins, actually, ano siya, supplement. Ang iron kasi ay supplement lang na pang dagdag or pang punan, o pinupunan niya yung kakulangan ng iron sa katawan ng ating mga kambing. So, pag nakita ka ng mga ilang mga sinyalis ng iron deficiency, doon tayo magbibigay na iron. Okay, so paano ko nga ba nalalaman kung paano ko magbibigay ng iron sa ating mga kambing? So, syempre, tinitingnan natin yung kilos nila. Tapos, tinitingnan natin syempre yung famatcha. Ayan. So, paano nga ba ginagawa? So, ito, pakita natin sa inyo. Okay, so pilit tayo ng mababait na kambing na madaling tingnan yung kanilang mga mata. Ayan, taas natin ng konti ito. Ayan, dito si Ganda. Hindi kasi masyadong mapalag si Ganda. So, pag tinitingnan ko yung pamatcha, binubuka ko dito. Ayan. Okay, so sa ang guide na pwede nyong sundan, ito ay nakalagay dyan sa picture. Ayan, kapag ka medyo maputi-puti, maputla, dapat talaga natin bigyan ng iron. So, ito naman, ang tingin ko kay Ganda, dahil nga medyo pula naman, kaya lang parang may trace siya ng puti. Diba? Kaya bibigyan ko siya ng iron. Okay, ngayon si Jibe naman, tingnan natin kung dapat ba siyang bigyan ng iron. Actually, tinignan ko na sila kanina at nilista ko na siya na kasama sa bibigyan ng iron. Ayan, bakit ko bibigyan? Siya po ay bago lang dito sa farm, diba? Ayan. Kanyang pamatcha, maganda sana kung maliwanag. Eh. So, para sa akin, medyo maputla ito. Ayan. Pero hindi naman siya yung nasa delikadong level ng iron deficiency. Kasi yung mga nagdaan sa aking kambing, yung mga talagang delikado, talagang bagsak na sila. Hindi na makatayo. Okay, so ito naman yung malakas kumain at nakagalaw-galaw pa. Ayan. So, bibigyan natin siya ng iron. Okay, so, papakitaan ko naman kayo ng kambing na base sa pag-check ko kanina ay hindi na kailangan bigyan. Okay, si Rosa. So, tingnan natin ha. So, lalapitan mo pa lang. Tingnan mo ang galaw. Napakailap. Walang kalamya-lamya sa katawan. At pag hinawakan mo, mapalag. Di ba? Sabi ka, Mami Brown. Di ba? Mabilis tumakbo. Yan ang mga walang deficiency kasi talagang mga malilikot na kambing, masiglang masigla talaga. So, isang tip na rin yan, pag maghahanap kayo ng kambing, punta kayo sa mga farm, tingnan nyo yung mga ganyang kumilos. Yan ang malalakas. Diba? Kita nyo, pulang-pula ang kanyang mata.
Oh. Okay? Isa pang example ay ito si Dante. Oh, pag hinawakan mo, talagang takbo agad, dating maamo, di ba? Okay? Di ba? Oh, kahit pa natin. Sorry, magalawang camera sa paghuli. Okay. Yan. Kita nyo po. Oh, di ba? Kasiglahan-kasiglahan talaga. Okay. Ngayon, check naman natin yung dalawang malaki na mukhang nangangailangan ng iron. Okay, ito, isa, si Me. Ayan. Mukhang namamayat siya. At hindi siya kasing sigla nung dati. Diba? Okay. Taas natin ito. Kita natin yung mata mo. Ayan, malakas siya kasi malaki na. Diba? Pero pag tiningnan mo yung kanyang mata, ayan, medyo mapalag pa rin naman eh. Maputla, di ba? Kita niyo yan, maputla. Tapos pagdating dito kay Hansel, pag malaki, mapalag na, pero malalaman mo naman pag tiningnan mo sa pamatsya. Observahan ko mga kakambing. Hindi masyadong nagkakaroon ng iron deficiency yung malalaki. Pero pag nagkaroon sila, hindi sila delikado masyado. May laban sila. Ayan o. Pero ito ay maputla. Ayan. Hindi siya ganun kaputla. Pero enough na yon na kulay para bigyan ko siya ng iron. O, ito po yung ginagamit ko pag nagbibigay ako ng iron sa kanila. Iron dextran plus B12. Ayan, ang indication nito is prevention and treatment of iron deficiency anemia and anemia due to avitaminosis. O yan yung pagka yung kulang yung kinakain nila. Yung kinakain nila, wala masyadong iron, di ba? Tapos blood loss, ayan. Kunyari, na-injured yung kambing nyo or nanganak, di ba? Nanganak. Low hemoglobin level in sows, ayan. Malnutrition and parasitic conditions. So, mababa yung hemoglobin nila or meron naman silang parasite gaya ng mga bulate na umaagaw sa kanilang sustansya sa mga pagkain. Kaya nga nabanggit ko rin na mahalaga yung deworming. Kasi pag may parasite talaga kahit mag-inject ka ng iron, eh mahirap yan habulin. Okay. Ngayon, tingnan natin yung dosage ha. Ngayon, sa dosage ko kasi dito ay ibinase ko siya sa maliliit na hayop. Ayan. So, pagka maliliit na hayop, may mga kasi laki ng baboy. Ayan. So, 1 ml per 10 kilogram body weight. Kaya ang kagandahan nito, may dala ako record dito. Nandito yung mga timbang nila. Ayan, pasensya na sa sulat. Talagang parang kinalahig ng manok. Ano? Ayan. Nandito yung mga timbang nila na siyang pagbabasihan ko kung ano yung ibibigay ko sa kanila na dosage. Ayun, nain natin si GB. Mabite muna. Para di tayo agad mapagod. So, nilalagyan ko siya ng alcohol muna. Kahit kanina napunasan ko na ng alcohol, inahabulan ko pa para maiwasan natin yung mga infection. So, dito ko siya binibigyan sa gigi. Ang iron kasi ay intramuscular ang pag-inject. Okay, so pagka maliliit na kambing, madali. Kasi iaangat mo lang na ganito. Kahit medyo alam na niya natuturkan siya, na nagwawala. Pwede mong hawakan dito. Ayan, pag kumalma na siya, yung kanyang bigay, muscles, siya. Okay na. So, binigay ko kay GB ay 1 ml dahil syempre yung timbang niya ay 12 kilograms. Yan, bisiro pa kasi ito. So, binigay ko sa kanya ay 1 ml lamang. Okay. Ganda. Biglang natakot nakakita ng karayom. Okay, may stopper nga pala ako. Yung takip.
binupit ko sa gitna para hindi bumaon masyado yung karayo. Okay? So, ayan. Kasi ganda naman ang tuturukan natin ngayon. Medyo natapit siya. So, yan, dagdagan natin ang alo. Si ganda, mas malaki siya kay Jibe. So, parang considered na rin siya as medium size. Ito. Kasi ang sa atong ganda. Ito natin sa kanila. Record. Okay. Pagpo-post ko na lang dyan sa video yung size niya. Okay. Okay. Medyo mahirap siyang hawakan. Yan ito mapalag. Itataas natin ng konti. Mag-iingat kasi baka matusok. Okay. Yan. Hawak ko na. Okay, taas natin ng konti. Ganto lang kasi pag nag-iisa. Mas maganda pag may kasama. Pwede mong ipitan yung ulo niya. Okay. Yan o. Oh. Kasi nakakasipa pa to eh. Medyo nahirapan tayo dun ha. Isa pa. Yan. Nipit ko dito. Masyadong gumalaw. Muscles. Okay. Ayun. Hindi siya masyado nagwala. Diba? Para na tayo nag-exercise din. Papawisan ka talaga. Lalo pag malalaki na. Okay. Kung makikita nyo dito, kabado na ang isa nating kambing. Ayan. Mahirap siya injection nandun sa pigi. So, susubukan ko na ulit dito sa leeg. Okay, ngayon, kung hindi ka sanay at medyo kinakabahan ka, first time gagawin, eh, talagang huwag ka mag-inject dito. Pumunta ka sa veterinaryo, diba? Kasi alam nila talaga kung paano yung pag-inject. Ngayon sa akin, sinanay ko lang kasi. Ito, kakapanood sa mga video. Ngayon, ha, kung hindi ka sanay, doon ka sa pigi. Ah, kasi ang leeg medyo mahirap. Ang sinusundan ko kasi sa leeg, eh yung triangle area niya dito. Mapakita sa video. Ayan. Bali, sinusukat ko siya ng ganyan. Dito sa may buto. Ayan, nasa ganun. Dito ko sa gitna. Tinuturo. Hinahanap ko talaga yung laman. Ayan. Kapag DCM, ang mga tinuturo ko, talaga nagwawala yung kambing kasi masakit naman talaga yun. Okay, ngayon iron. Ito. Dito. Tama yan. Nakakapa ko yung laman. Doon ko ituturo. Kasi malikot talaga tong kambing na to eh. Mahilig magwala. Ayan. So, supukan natin. Okay, ready? 1, 2, 3. Mm-hmm. Yan. Wala siya. Mm-hmm. Ah, tinamaan pa niya. Tinamaan pa niya yung camera, di ba? Okay, so yun siya. Okay, nakatapos tayo mga kakambing. Sayang, medyo konti na kasi yung space ng ating memory dito. Hindi ko na nakuhanan si Hansel, pero sa pigi ko siya tinurukan. At si Mama Brown, na ating F1 Anglo Nubian, siya yung mabait, di ba? Hindi talaga umiyak, di ba? Pumapalag siya, pero hindi siya umiiyak. Pag tinuturukan. O kahit nung nilubog ko na yung karayom at saka tinurok ko na yung iron, eh hindi siya iyakin. Diba? Okay din pala talaga pag mga Anglo-Nubians, eh medyo matatatag yung loob. Ayan, talagang ito, makulit lang kanina si ang inahin nating si Me. So, ganun po. Ganun ako magbigay ng iron sa ating mga kambing. So, kung mapapansin nyo, hindi ko sila binigyan lahat ngayon dahil dinaan natin sa FAMACHA check para masigurado natin kung sino yung mga okay pa at sino yung mga hindi na okay ang level ng kanilang iron kung nagkakaroon na sila ng anemia. So ganun po mga kakambing, sana may natutunan po kayo sa aking video. At kung first time nyo po itong gagawin, ay mas maganda kung pumunta kayo sa veterinaryo kasi ang akin po
Ano, kaya nag-uumpisa pa lamang magkambing eh, talagang sa veterinaryo ako nagpapaturo. Kaya lang ay nag-retire na siya at hindi na siya masyado nagsiservice dahil senior citizen na ang aking vet. Ayan, si Doc Costa. Kaya ayun, nangyari, tinuruan niya ako ng kung paano yung mga diskarte sa pagtuturok ng mga kambing. Okay, so samahan pa rin ang pag-iingat kasi minsan delikado yung iron eh, lalo pagka naugat, mayroong mga kambing na namamatay dun kapag naturukan mo ng mali. Kaya salamat ulit sa inyong panonood at pagtambay dito sa akin channel, mga kakambing. Subscribe na po Teacher Farmer Ali sa YouTube at Kambingan ni Ali Boy sa Facebook. And excited na siguro itong mga to. O tara na, tapos na. Hey! Talaga ang ano eh. BCM. Iyak sabay ka. Okay lang yan. Tahan na. Good. Very good. Iyak. Okay na yan. Ha? Patanin mo mama mo. Iyak. DCM. Ano pa ba isang masakit? Ivermectin, masakit yun. Pagka nagpoporga ng umiiyak talaga ang ating mga kambing. Pero ganun talaga. Pinsanan lang naman yan. O yan, tumahan na. Me. Okay na. Tumahan na yung mama niya. Okay na uli. Good mama go. Kahit mabait na ang glonobian, pinatabla ng ano, DCM. Diba? Hindi ko lang narinig. Umiyak to ah. Umiyak ka pala, Mama Brown. Ayos. Yung DCM natin. Siyempre, para hindi sila bumagsak yung gatas nila. Kaya kasama yun sa ating maintenance, sa ating mga alaga. Tutulog mo na lang yan. Hello. Okay na. Takbo siya eh. First time niya nakatikim ng DCM dito sa ating farm. Yuck. Masakit ang DCM. Masakit siya. Ayos na. Ayos na. Tahan na eh.